Pero bago tayo magpatuloy ay pakilike ang ating video. Ganun din ang subscribe button, pati na rin ang bell icon para lagi kayong updated sa mga parating ko pang mga uploads. Matagal nang nakaupo sa loob ng sasakyan si Monica at parang hinahalukay na ang tiyan niya sa kaba. Wala siyang nakikita sa labas kasi piniringan ang mga mata niya at hindi niya man lang alam kung papaano pa siya makakatakas dito ng buhay. Since mukha ang gusto naman talaga ng walang hiyang si Ambrosio ay ang pahirapan at patayin siya. Hindi niya mapigilan na umiyak na lang kasi wala sa tabi niya ang asawa niya ni hindi pa nga niya nasasabi dito na magkakaroon na uli sila ng anak. Monica is 4 weeks pregnant at hindi niya lubos akalain na may ganito pang mangyayari sa kanila ng anak niya. She should have listened to at last noong sinabi niya na dadagdagan nito ang bantay niya. Kung alam niya lang ay sana hindi na sila lumabas ng bahay. May dalawa pang tao na nadamay dahil sa galit na Ambrosio sa asawa niya. How does it feel na ganito ka lang matatapos, Monica? Dapat noon ka pa bumigay, hindi ba? Narinig niya ang nakakatakot na boses nito na malapit sa kanya. Maililigtas ako ni Atlas, hindi niya ako pababayaan. Wika ni Monica at naniniwala siya kay Atlas na mahahanap siya nito at maililigtas. Paano ka naman mahahanap ng asawa mo? Ni hindi niya nga alam kung nasaan ka, sabi uli nito. Kadiliman lamang ang nararamdaman ni Monica dahil sa blindfold na ginawa ng mga ito. Ang huli lang alam ni Atlas na lokasyon niya ay yung kalsada galing sa Angel Fields. Paano naman siya mahahanap nito? Boss, may balato ba kami dito? Narinig niyang sabi ng isang lalaki sa loob ng sasakyan. Kapag natapos na ako, sa inyo na, pagsasawaan ko muna. Sabay halakhak na naman ang matandang lalaki. Naramdaman din niya ang haplos nito sa bandang hita niya. Matagal na kitang gusto, Monica. Baboy ka! Dapat talaga sa'yo makulong. Walang hiya ka. Malakas na sigaw ni Monica habang pilit siyang umiiwas kasi napapagitnaan siya ng dalawang tauhan nito. You can scream all you want pero walang tutulong sa'yo. Malay ba ng asawa mo kung saang sulok na impyerno ka hahanapin? Pumailang lang na naman ang malakas na tawa ng matandang lalaki. Kaya naman hindi mapigilan ni Monica ang umiyak sa sobrang takot na kanyang nararamdaman. Ito na ang huling mga sandali ng buhay niya. Walang plano si Ambrosio na ibalik siya ng buhay o makipag-usap man lang. Pero hindi niya kayang iiyak lang ito. Wala siyang balak na hayaan lang ang mga taong ito na babuyin siya bago patayin. Hindi na lang siya ang pinoprotektahan niya. Hindi na lang buhay niya ang mawawala at wala siyang intensyon na iwanan pa uli si Atlas. Lalaban siya hanggang kaya niya. Hindi dito matatapos ang buhay niya. At kahit kinakain na siya ng sobrang takot, ay lalakasan pa din niya ang kanyang loob at pananalig na maililigtas siya ni Atlas. Boss, malapit na tayo sa warehouse, sabi ng isa pang lalaki. Bakit naman tayo dito, boss? Baka naman mahanap tayo agad dito, sabi ng isa pang tauhan ni Ambrosio. Hindi tayo sasabit dyan. Ang alam ni Atlas Villaforte ay sa Cavite natin kinuha ang asawa niya. Kaya malamang ay sa Cavite iyon pupunta at sa mga malalapit na lugar doon na pagmamay-ari ko. Hayaan niyo siyang maghanap sa wala, ang laki ng kinuha niya sa akin. Kaya kukuhanin ko sa kanya ang pinakamahalaga sa kanya. Tingnan natin kung hindi mababaliw iyon. Sabay halakhak na naman ito. Baliw ka! Baliw ka! Ibalik mo ako sa asawa ko! Pilit na nagpupumigla si Monica mula sa mahigpit na pagkakahawak sa kanya. Huwag ka nang lumaban kasi hindi ka naman mananalo. Ako na at ang mga tauhan ko ang huli mong masisilayan ng mga tao. You will have to leave this world quietly. Matapos kong gumante ay aalis na ako at mamumuhay sa ibang bansa. Ikaw ang bayad sa atraso ng asawa mo. Hindi niya alam kung saan nanggagaling yung matinding galit nito, gayong ito naman ang nagkamali talaga. May mga tao talaga na mahirap tumanggap ng kanilang pagkakamali. Wala ka bang anak o asawa? Paano ninyo ito nagagawa?
sigaw niya habang umiiyak. Iba ka, iba sila. Huwag mong idamay ang anak ko dito. Humapdi ang pisngi niya dahil sa sampal na iginawad nito sa kanya. Kung makakalaban lang siya, ay malamang natamaan na din ito sa kanya. Hindi siya kailanman papayag na may gumawa nun sa kanya. Paano ako naging iba sa kanila? Paano ako naging hindi katulad nila? Wala akong ginawang masama sa iyo. Ikaw ang may ginawang masama sa akin at sa ibang mga babae na nagre-reklamo sa iyo. Pinagkatiwalaan ka ni Atlas, pero sinira mo yung tiwala niya. Paano kayong may mga ganitong tao na hiwalay ang pagtingin sa ibang mga tao na pakiramdam nila ay mas mataas sila at dapat na mas inirerespeto? Lahat ng tao ay pantay-pantay at kapag may mali ka, ay mali ka at dapat matuto kang magpakumbaba. Walang hiya ka. Isang malakas na sampal uli ang nakuha niya mula sa matandang lalaki bago siya sinakal muli nito. Wala kang alam. Madami akong itinulong sa kanila. Bitiwan mo ako. Bitiwan mo ako. Halos nakikiusap ng sabi ni Monica. Madami nang nawala sa akin dahil sa kumpanya na iyan. Malas sila sa buhay ko. Bumitiw naman ito pero sinampal uli siya. Nalasahan niya ang dugo mula sa gilid ng kanyang labi na mukhang pumutok na dahil sa tindi ng sampal na matandang iyon. Malayo pa ba tayo? Akala ko kanina malapit na tayo, sabi ni Ambrosio. Malapit na talaga, boss. Papasok na tayo sa compound. Sagot naman ng isang boses na tila driver ng sasakyan. Bilisan ninyo, naiirita na ako dito sa babaeng ito. Baka mapaaga ang pag-alis nito sa mundo. Halatang galit na si Mr. Ambrosio. Pakawalan ninyo ako. Pakawa... Boss, may nakatayo dun sa gate na driver na babae. Bulalas nung iniisip niyang driver. Ha? Sino yan? Narinig niyang bumukas ang pintuan ng sasakyan at bumaba ang ilang mga taong lula niyon. May ilang segundo pa ay muling nagsalita ang matandang lalaki na tila lumumanay na. Mara, sambit nito sa pangalan. Halos mabaliw na si Atlas sa paghihintay na dumating sa location nila ngayon si Arturo Ambrosio. Hindi niya alam kung ano ang magagawa niya talaga sa matandang iyon kung may gawin siyang masama sa asawa niya. Ngayon niya palang nabubuo ang buhay na pinapangarap niya kasama si Monica at ayaw niya mawala na lang iyong bigla-bigla dahil lang sa isang paghihigante. Hindi niya mapapatawad ang sarili niya. Noong tumawag si Ambrosio ay parang tumigil ang pag-ikot ng mundo niya at hindi siya makakilos. Parang nawala lahat ang lakas sa mga hita niya para makatayo pa. Rinig na rinig niya ang takot sa boses ng asawa niya at andoon siya sa opisina at walang magawa man lang para tulungan ito. Halos ilang minuto siyang tulala bago pumasok sa utak niya na kailangan niyang iligtas ang kanyang asawa. Mabuti na lang at nalagyan niya ng tracking device ang suot nitong kwintas. Natakot na kasi siya na bigla na namang umalis ito at hindi na niya uli makita. Minsan na siyang iniwan ni Monica at ayaw na niyang maulit pa ito. Lalo na at mali naman ang intindi nito sa nangyari noon. Maliban doon ay para na rin protection nito. Madami na siyang tao na pinangga at nag-iingat lang siya sa mga mahal niya sa buhay. Katulad ng mga kapatid niya at mga magulang niya. He always had a way to track them para kung dumating man ang ganitong pagkakataon ay makakapaghanda siya. Noong makabalik siya sa huwesyo ay mabilis niyang tiningnan ang location na signal nito. Nasa Cavite pa nga ito sa may Silang Road paakyat ng Tagaytay. Mabilis siya nag-isip ng plano. Nagpatawag na siya ng tao at ipinaalam na din niya sa mga magulang nila. At ang lahat ng ito ay nag-alala. Pero pinigilan na niyang tumulong pa ang mga ito. Halos hindi na mapakali ang ninang niya noong mabalitaan ito, pero pinagkatiwalaan siya nito na ibabalik ang kanyang anak. Madaming property si Arturo Ambrosio sa probinsya. Kailangan lang natin na isa-isahin yung mga yon at mahahanap natin ang asawa mo. Lahat ng posibleng makatulong sa paghahanap kay Monica ay ipinatawag ni Atlas. Wala siyang panahon na pwedeng sayangin. Pero gumagalaw yung GPS ni Aspin pabalik ng Maynila. Kanina pa niyang pinapanood yung paggalaw noon at ipinagdadasal na lang niya na baka nakatakas na ang asawa niya. Pero hindi naman ito tumatawag.
Baka naman nililigaw niya lang tayo, sabi ng isang pulis na kausap niya. Pero walang way para malaman niya na may tracking yung suot na kwintas ng asawa ko. Maging si Aspen ay walang alam. Habang madiin at paulit-ulit niyang itinuturo ang gumagalaw na ilaw sa screen ng laptop niya. Ganito na lang, magpapadala ako ng mga tao para puntahan lahat ng lugar na may property sa Arturo Ambrosio. Kukuha ako ng ibang pulis na makakatulong sa paghahanap. Pinapuntahan ko na din yung aksidente na sinasabi mo. Nadala na sa ospital ang dalawang biktima. Pareha silang critical sa kondisyon. Lalo atas yung kinabahan dahil may dalawa pang idinamay ang walang hiyang Ambrosio na iyon. May alam akong property niya dito sa Maynila. Malapit lang dito iyon. Paaabangan natin sa mga sasakyan at tauhan. Tago lang para kung doon nga sila pupunta ay mahuli sila. Suhestyon naman iyon ng kanyang papa. May anak po si Ambrosio, hindi ba? Tanong niya sa ama. Huwag kang mandadami ng ibang tao dito at last. May diin na sabi ng kanyang ama. Hindi po yun ang gusto kong mangyari. Gusto ko na dalhin natin sa sinasabi ninyong lugar at paghintayin sa ama niya. Malakas ang kutob ko na dito sa Maynila nila dinala si Aspen, paliwanag ni Atlas. Sa buong buhay niya ay ngayon lang siya kinabahan ng sobra. Medyo sumusuko na din siya na dito nga talaga dadalhin ang asawa niya. Pero umaasa pa din siya. Nakatago ang lahat ng dala niyang mga tauhan sa mga kakahuyan na pumapaligid sa isang malaking abandonadong warehouse, ang nag-iisang pagmamay-ari ni Ambrosio sa Maynila, maliban sa bahay nito mismo. Sir, may paparating na sasakyan. Mukhang tama kayo. Wala pa ding hit ang mga tao ko na bumabantay sa mga pagmamay-ari ni Ambrosio sa probinsyang malapit sa abduction site. Pabulong na sabi nito sa kanya. Naniniwala ako na si Aspen na yan. Maililigtas natin siya. My wife is my priority, alright? Yes, sir, sagot naman ito. At ang anak ni Ambrosio, make sure na hindi siya masasaktan kung magkakabarilan. Iaalis ninyo siya kaagad. Tumulong siya sa atin, kaya kailangan natin din siyang bantayan. He is a man of his words, at kapalit din ang pagtulong ni Mara Ambrosio sa kanya ay ang paninigurado niya na hindi ito masasaktan. Ilang mga segundo pa ay tumigil na ang sasakyan malapit sa entrada ng warehouse kung saan nakatayo si Mara. Pumayag itong tumulong kasi mali ang ginagawa ng ama nito. Matagal na din niyang hindi ito nakikita mula noong maghiwalay ang mga magulang niya. Ang pinakahuli nga ay noong kasal nito. Kahit naman daw kasi hindi sila malapit ng ama ay ama niya pa din ito. At ngayon ngang may pamilya na siya nang kanya ay ayaw niyang may mangyari pa na makakasama sa mga anak niya at sa pamilya niya. Sa pinagkukublihan nila Atlas ay rinig niya ang usapan ng mag-ama. Mara, bumaba ng sasakyan si Ambrosio, ang lalaking kumuha sa asawa niya. Mara, bakit ka nandito? Ano tong ginagawa mo, Dad? Kalmadong sabi ni Mara. Bakit ka nandito? Umalis ka na. Tama na to, Dad, please. Pagmamakaawa ni Mara sa ama. Kinuha pa nito ang kamay ng ama. Sinabi ni Mr. Atlas Villafuerte ang lahat sa akin. Pinuntahan kita dito para pigilan ka. Anak, kinuha na nila ang lahat sa akin. Sagot naman ang kakatandang lalaki. Bago bumitaw sa pagkakahawak ng anak, gagante ako sa lahat ng ginawa nila sa akin. Dad, ganito ba ang gusto mong maging? Hindi na kita kilala. Hindi na kita kilala. Ibalik mo na ang asawa niya sa kanya. Hindi ikaw ito. Rinig pa nila ang pag-iyak nito. Gusto man niya natakbuhin si Monica sa sasakyan ay delikado at baka may gawin sila dito. Walang hiya ka, Atlas Villafuerte. Pati anak ko itinamay mo. Sumisigaw ito sa langit. Gusto kong tulungan ka, Dad. Ayokong ganyang tao ang makilala ng anak ko na lolo nila. Hindi na kita kilala. Hindi ba at kasalanan mo naman ito? Ikaw ang nagdala nito sa'yo. Parang sa pamilya natin, na ikaw ang sumira at nanakit kay Mami. Patuloy pa din sa pag-iyak nito at pagsigaw sa ama. Mara, ikaw ang mali. Huwag kang manakit ng ibang tao. At naglakad ito papalapit sa van na nakahinto pa din sa harapan ng daanan ng warehouse. Maya-maya ay akay na nito ang nakataling si Monica. Ako at ang apo mo ang mawawala sa buhay mo, Dad. Aspen, hindi na napigilan ni Atlas na lumabas
at salubungin ang asawa niya. Ikaw! Ikaw ang may kasalanan nito! Pati anak ko ay tatalikuran ako dahil sa'yo. Ikaw ang dapat mamatay. Sabay hugot nito ng baril. Hinihintay ni Atlas na maramdaman ang mainit na paso at sakit ng bala ng baril. Pero wala siyang naramdaman. Noong lingunin niya muli ang kinaroroonan ni Ambrosio, ay isang nakaupong Monica na anadat na niya. Lumabas na din ang mga pulis na kasama nila at pinagkuhuli ang mga kasamahan ni Ambrosio. Nakaharang naman si Mara sa harap ng ama. Malamang ay para harangan ang ama kung may plano man itong magpaputok uli. Ilang segundo din siyang hindi nakagalaw. Natulala lang siya kay Monica na nasa sahig na. Aspin, mabilis niyang nilapitan ang asawa. Atlas, ayos ka lang ba? Tanong nito sa kanya. Ikaw ang natamaan. Saan ka natamaan? Nagpapanik na siya dahil tila hindi niya makita kung saan ito natamaan. Daplis lang ito, Atlas. Kaya ko to, pero tulungan mo akong tumayo at dalhin mo ako sa ospital. Kumapit ito sa braso niya at pilit na sinusubukang makatayo. Atlas, sambit nito sa pangalan niya. Ramdam ni Monica na medyo sumasakit na ang tiyan niya, kaya naman nagpadala siya agad kay Atlas sa ospital. Hindi niya alam kung ano ang gagawin kung may mangyari na naman na masama sa baby nila. Hindi na siya papayag na mawalan uli ng anak. Nurse, Doc, nabaril yung asawa ko. Yun ang unang sigaw ni Atlas noong makapasok sila sa emergency room. May mga lumapit naman agad sa kanila, pero isa lang ang gusto niyang malaman. Mrs., higa muna kayo, gagamot. Hindi yan ang kailangan ko. Kahit na gaano pa kalalim yung sugat na yan, ang kailangan kong malaman ay kung okay lang ang baby ko. Sumasakit ang tiyan ko. Unti-unting grumagrabe yung sakit. Hayaan mo muna ang sugat ko. Siningitan na lamang talaga niya ang doktor na titingin dapat sa kanya. Yung baby? Halos hindi makapaniwala si Atlas. Noong lingunin niya ito, ay parang tumanda ito ng ilang taon. Kahit na kanina lang niyang umaga ito huling nakita. Ilang buwan na? Tanong ng doktor. Isa pa lang. I-check mo na agad please. Halos magmakaawa na siya sa doktor na i-ultrasound na siya kaagad. Aspin, buntis ka? Tanong uli ni Atlas. Hindi niya ito halos maintindi kasi sobrang focus siya sa sakit ng tiyan niya. You are in so much stress, Mrs. Hingang malalim ka muna. Nadadamay ang bata sa stress mo. Okay naman siya base sa ultrasound. Kaya ang suggestion ko ay ipagamot mo na yung sugat mo para makapagpahinga ka na. At ipapatawag ko ang OB namin para naman mas maayos ang pagtingin sa'yo. Mukhang nakulitan na din sa kanya ang doktor. Salamat, Doc. Salamat. Kahit na nabaril siya kanina ay hindi niya ininda ang sakit na iyon. Yung pabugso-bugsong kirot sa tiyan niya ang pinapansin niya. Wala siyang pakialam sa sugat niya pero hindi niya kakayanin na mawala ng anak sa ikalawang pagkakataon. Siguro nga ay stress lang ito dahil sa ginawa sa kanya ni Ambrosio. Noong mapag-isa uli sila ni Atlas sa dulong banda ng emergency room, ay umupo na siya at hinawakan ang kamay ng asawa at ipinatong sa kanyang tiyan. You will be a father again. Baka kapag hinawakan mo yung tiyan ko at kinausap mo si baby, ay kumalma siya. Aspin, sambit ni Atlas sa pangalan niya at unti-unti niya nakita ang pagguhit ng mga ngiti sa labi ni Atlas. I'm sorry kung pinag-alala kita. Sina mang Jan at Chelsea, kumusta na? Tanong ni Monica. Ligtas na sila sa kapahamakan at nagpapagaling na lamang sila. Pareha silang naoperahan, paliwanag nito sa kanya. Nakahinga naman siya na maliwag na okay naman pala ang dalawa niyang kasama. Pero si baby, ani ni Atlas. Huwag ka na magtampo na hindi ko sinabi sa'yo. Halos kaaalam ko pa lang din, ngiting wika ni Monica. Nang makita niya sa Atlas kanina, ay nawala lahat ng takot niya. Isa lang naman kasi doon ay yung hindi na niya kahit na kailan pa makikita si Atlas. Pero dahil magkasama na sila ngayon, ay okay na ang lahat. Wala na siyang paki sa nangyari kanina. Takot na takot ako noong tumawag siya sa akin at sabihin na nandun ka sa kanya. Tapos ganyan pa ang ginawa niya sa'yo. Hinawakan nito ang kanyang pisngi. Dapat nasa tabi mo ako para na ipagtanggol kita, wika ni Atlas.
Nandun ka. Dahil ikaw lang ang naiisip ko the whole time. Wika naman ni Monica. Hindi ko alam kung ano ang gagawin ko kapag nawala ka, sabi ni Atlas sa kanya. Ganon din ako, babe. Ang mahalaga ngayon ay nandito na tayo at makakasama natin si baby. Wala na akong paki sa nangyari kanina. Hindi na ako takot. Hindi na ako naiiyak. Dahil para sa akin, tayo ang mahalaga. Ang uuwi mo na, babe, ah? Natatawang sabi ni Monica habang naglalakad sila sa mall ni Atlas. Pinilit siya nitong huwag maglakad at sumakay na lang sa isang wheelchair. Naaaliw siya kasi sobrang asikasong asikaso talaga siya nito. Yun nga lang ay sobra ang alaga nito sa kanya. Masyado na itong stress na para bang ito ang buntis at hindi siya. Maging sa pagkain, ito ang namimili ng kanyang kakainin. At ito na rin ang driver niya palagi. At sinisigurado nito ang pagbisita nila sa doktor. Lalo na sa mga pagkain na gusto niyang kainin. Ito ang patunay that Atlas is her amazing husband. Ni hindi siya nito iniiwanan. Kaya almost 24/7 sila magkasama. At kung iiwan naman siya nito, kailangan muna siya nitong ihatid sa bahay ng kanyang mga magulang o kaya sa bahay ni Alta. Tila siya isang diamante na hindi pwedeng maiwan na mag-isa o walang bantay. Baka kasi mapagod ka, babe. Alam mo naman na 7 months pregnant ka na. Siyempre, mabigat na yan si baby. Wika nito habang tinutulak ang walang laman na wheelchair. Habang kinukumbinsi siya nitong maupo na. Ayaw ko. Maganda nga daw yung naglalakad ako para hindi ako masyadong mahirapan na manganak. Ngiting wika ni Monica. Tinanong na din niya ito sa doktor simula nang lumaki ang kanyang tiyan. Ang akala nila ay kambal ang magiging anak nila dahil may kambal ang isa sa kanila. Ang tungkol naman sa gender ng kanilang baby ay mas gusto nila itong surprise. Gusto niyang ipangalan kapag babae ay Alba. At altered naman kung lalaki. All right, basta kapag napagod ka, please tell me, okay? Iniabot nito ang wheelchair na tulak-tulak ng isang bodyguard na kasunod nila. Simula na mangyari ang kidnapping, 6 na buwan ang nakakaraan, ay nadoble ang ingat ni Atlas sa kanya. Maging sa bahay nila, kaya naman hindi na siya nagre-reklamo kung kailangan naman talaga ito. Nagkaroon si Monica ng 2 bodyguard kahit saan siya magpunta. Maliban pa sa driver niya na si Mang Jan, hindi pa din kasi ito nakakabalik sa trabaho dahil nagpapahinga pa ito at nagpapagaling pa sa naging operasyon. Si Chelsea naman ay balik trabaho na ito dahil ito pa din ang wedding coordinator. Pero dahil nabago ang kasal nila ay hindi pa uli sila nagkikita. Monica and Atlas postponed their wedding kasi buntis siya at gusto niyang kasama nila ang baby nila sa araw ng kanilang 2 kasal. Hawakan mo na lang yung kamay ko, happy na ako doon, okay? Sabi ni Kay Atlas, bago inabot ang kamay sa asawa. Ramdam niya ang iba yung ginhawa kapag hawak niya ang kamay ni Atlas. Tanging si Atlas lang ang may kakayahan na pabilisin ang kakaibang ritmo ng kanyang puso. At sa tuwing kasama niya ito, alam niyang tanging ito lamang ang kanyang tahanan. Alam mo namang lahat gagawin ko, maging ligtas ka palagi. Gumiti ito at hinalikan pa ang kamay niya. Tanging si Atlas lang ang gusto niyang makasama habang buhay. At ilang buwan na lang ay darating na ang anak nila ni Atlas. Kaya naman masayang masaya sila. Ang lahat na nangyari sa nakaraan ay may dahilan. At ang lahat na nangyari ay may kapalit. Ang lahat ng sakit ay napawi. At ngayon napalitan ng sobrang kaligayahan. Sobra-sobra pa sa inaasahan niya at pinangarap. Noong makauwi sila sa bahay at naibalita nila sa kanilang mga pamilya ang pagbubuntis ni Monica, ay panandali ang nakalimutan ng mga ito ang nangyari sa kanya. Lahat ay naging masaya, saka nagalit, kasi kung may nangyari daw sa kanya, ay 2 buhay pa pala ang mawawala. Kaya sabi ni Monica, Diyos ang bahalang gumabay sa kanila at hindi na niya papagurin pa ang sarili sa takot, kasi humingi na naman ng tawad ang pamilya ni Ambrosio dahil iyon ang gustong mangyari ng Panginoon at ayaw niya magkimkim ng galit. Kahit pa nagalit pa din ang magulang niya at magulang ni Atlas, lalo na si Atlas. Hindi ka pa ba nagugutom? Tanong sa kanya ni Atlas.
Nako, tumataba na ako babe sa dami ng kinakain ko, wika ni Monica. Lumulubot talaga siya sa pagbubuntis na ito. Kaya naman minsan nakakaramdam siya na insecure. Dalawa kayong kumakain, Aspin. Di ka naman tumataba. You are still gorgeous as ever. Iginiya na siya nito patungo sa isa sa mga paborito niyang restaurant. Bolero as ever, wika niya, habang sumusunod na din naman sa lakad ng asawa. Medyo nagugutom na din naman siya, dahil madami na din silang nabili at naikot. Noong makaupo sila, ay hinayaan muna ni Atlas na umalis ang mga bodyguards. Inalok niya kasi ang mga ito na kumain, pero magalang naman na tumanggi ang mga ito. Pero nagtanong kung pwede ba silang bumalik mula sa sasakyan kasi may kukunin daw. Bago umalis ang mga ito ay nagbilin din si Atlas na kumain ang mga ito at binigyan ng pera. Muli ay gustong tumanggi ng mga ito pero pinilit din nila ni Atlas. Halos kalahating taon na nilang kasama ang mga ito at nakikita naman nila na mabubuting tao ang mga ito. Babe, hindi ka ba nagsasawa na palaging ako ang kasama mo? Tanong ni Monica kay Atlas. Paano ba naman? I work at home na ito mula noong nakidnap siya. He became paranoid tungkol sa kaligtasan niya. Kaya ayaw daw nito na nawawala siya sa paningin nito. Kung minsan na kailangan itong umalis para sa trabaho o kaya naman may okasyon na pupuntahan, ay palagi itong tumatawag at binivideo call siya. Kahit palagi itong nakamonitor sa kanya. Noong una ay medyo nawiwerduhan siya kasi bakit kailang gawin nito na lagyan ng tracking device ang kwintas niya. Minsan sinabi niya kay Atlas na alisin iyon pero ipinaliwanag din naman sa kanya at nauunawaan niya. Sabi nga ni Atlas, ganito daw magmahal ang isang Atlas Villafuerte. I've missed you. 6 long years. This past 6 months ay hindi nito mapapalitan ang nasayang na panahon. Wika ni Atlas. Masaya siya pero nakaramdam siya ng pagsisisi dahil siya ang dahilan ng kanilang pagkakalayo noon. Mali ang nabasa niya sa asawa at inisip niya na lahat ng ginagawa nito ay palabas lamang. At araw-araw kong pagbabayaran ang nasayang na panahon na iyon, Atlas. Araw-araw kong ipaparamdam sa iyo ang pagmamahal ko na wala tayong dapat pagsisihan kasi dinala tayo na nakaraan sa mas matibay na pagmamahalan. Promise ko yan sa'yo, wala nang iwanan. Ngiting wika ni Monica. Walang kahit na ano pang bagay na makakapagpahiwalay sa kanila ni Atlas. Huwag mo nang isipin yun. Hindi mo kailangan bumawi, wika ni Atlas. Basta mangako ka na palagi mong panghahawakan ang pagmamahal ko sa'yo. Gusto kong punuin ng pagmamahal ang magiging pamilya natin. Hay nako, ang sweet mo talaga. Pinasal niya ang pisingin nito at medyo nanggigil pa. Medyo napangiwi ito sa sakit, kaya naman binitawan na niya ito at tinaplos ang pisngi. Pero ang totoo babe, napakaswerte ko, wika ni Monica. Pero may surprise ako sa'yo today, wika naman ni Atlas. Na naman, palagi ka namang may surprise sa akin eh, natatawang wika ni Monica. Pero may biglang lumapit na waiter na may dalang cake at bouquet ng bulaklak. Totoo ba, babe? Gilalas niya. Happy 8th years anniversary at hinalikan siya nito sa labi. Has it been 8 years already? Ang tagal na pala, no? Hindi niya man lang namalayan ang mga araw. Today would have been their wedding day. Pero pinagpaliban muna nila iyon. It has been 8 years since they actually got hitched. Pero mula pa noong 8 years old siya, ay mahal na niya si Atlas. Hindi niya alam kung papaanong sa murang edad ay alam na niyang mahal niya ang lalaking ito. Maybe it happened that way to lead them to where they are now. The road has been rugged, pero walang relasyon na naging madali. Hindi man katulad ng madaming mag-asawa ang naging takbo ng simula ng kasal nila, ay naging masaya din naman sila hanggang sa huli. She was still too young to understand the meaning of love then, pero ngayon, alam na niya. Mahal niya ang lalaking ito sa lahat ng kung ano siya. Happy anniversary babe, mahal kita. Niyakap ito ng mahigpit hanggang sa halos malagutan na siya ng hininga. Mahal na mahal kita. Oh, bakit naiiyak ka? Tanong ni Atlas. Pregnancy hormones at dahil sobrang sweet mo,
Inabutan siya nito ng panyo at handa na siyang pahirin ang mga luha niya. Plano mo lahat ito? Tanong ni Monica. Well, actually no. Hindi ako lahat pero tumulong sa akin si Luisa at Liza. Gusto nila bumawi dahil sa nangyari noon. Wika ni Atlas. Iyon siya naman tuloy ang biglang na guilty. Kasi wala namang ginawang masama yung mag-ina sa kanya noon. Nagpadala lang siya na matinding selos. Gusto ko din silang makita, wika ni Monica. I have to apologize. Nakakahiya naman, baka hindi sila maging komportable kapag nasa paligid nila ako. Wala naman silang ginawa. OA lang talaga ako at insecure. Pagpapaliwanag ni Monica. Wala silang ganoon na iniisip, promise, sabi ni Atlas. Sige na, I want to meet Liza din. Di ba siya ang tumulong sa pagpili ng ating singsing? Okay, sige. Kung iyon ang gusto mo, pupuntahan natin sila mamaya. Nakangiting sabi ni Atlas sa kanya. Dalhan natin sila ng hapunan, wika ni Monica. Kung anong gusto mo, gumiti si Atlas at pinigyan siya ng pasta sa plato niya. Pasado 6:00 ng gabi nang makarating sila sa townhouse ni Luisa. Medyo nasa labas na ng Metro Manila ang bahay ng mga ito. Sabi kasi ni Atlas ay gusto ni Luisa na lumaki si Liza na maganda ang environment. At kung sa city naman, wala itong masyadong makakalaro. At mahalaga pa naman iyon sa isang bata. Masaya silang pinatuloy ni Luisa sa bahay habang kabuntot nito ang magandang anak na si Liza. Kung titingnan nga niya ang bata, hindi nga ito mapagkakamalan na anak ito ni Atlas. Dahil wala man lang itong nakuha kay Atlas, kaya malamang ay iba nga ang ama nito. Bago pa man siya pumasok, ay humingi na uli siya ng sorry kay Luisa at ipinakilala niya ang sarili kay Liza na mukhang mabait naman at ang mga mata nito ay nakatutok sa kanyang malaking tiyana ngayon. Baby, this is Ninong Atlas' wife, kaya you can call her Ninang Monica na okay? Sabi ni Luisa sa anak. Okay ma'am, sagot naman ito. Will that be my little brother? Anak, pinigilan na niya si Luisa. Oo naman, magiging parang kapatid mo ang baby na ito. Marahan niyang tinapik ang ulo ni Liza at masaya ako na ituturing mo siyang kapatid, sabi ni Monica. Talaga po Ninang? Yehey, I have always wanted a baby brother. Nagtatalon pa ito sa saya. Thanks Monica, pasensya ka na sa anak ko ha. Makulit lang talaga yan minsan, sabi ni Luisa noong papasok sila ng bahay ng mga ito. Mabait si Liza. Malina na idamay ko siya noon. Sayo din. Sorry talaga, sabi ni Monica. Pumasok na sila doon at kumain ng hapunan at nagkwentuhan. Masayang nakipaglaro si Liza sa kanila ni Atlas. Excited na siyang dumating ang baby nila. Hindi niya maipaliwanag ang excitement na maging ina dahil matagal na niyang pangarap ang maging isang ina. Life will change, pero it will be amazing yung dating dalawa ay magiging tatlo na dahil magkakaroon na sila ng pamilya ni Atlas. Napagod ka ba? Tanong sa kanya ni Atlas. Hindi naman. More of enjoy pa nga eh. Paliwanag niya dito. I'm excited na dumating na ang baby natin. Ako din babe, sobra. Wika naman ni Atlas. Matagal ko ng pangarap ang maging ama, lalo na ang maging ama ng mga anak mo. Oh Atlas, wala na akong hinihiling pang iba, kundi iyan lang. Yumuko siya at mabilis na hinalikan si Atlas sa mga labi nito na marubdob naman na tinugo ni Atlas ang halik niya at mas pinalalim pa.